Good day everyone, my name is JC Ronyo and for today's video, I'm going to show and discuss the kitchen tools and equipment. So, meron po ako ipapakitang 26 na uri ng mga tools and equipments na aking i-discuss din at inyo ring makikita. Na ito rin po talaga yung mga available sa aming bahay katulad ng nasa instruction niyo po ma'am. So, let's start. But, dapat ay nakasuot ka po talaga ng maayos like this, black pants na dapat naka-flexible like ng mga ginagamit ng mga kusinero, and then white polo, and of course tayo ay magmamask para rin talaga mas formal tayo, and then gagamit po tayo ng apron para naman po talaga ay maging mas malinis po tayo tingnan for today's video. So I think we're ready, so let's start. Okay, first our kitchen tools and equipment is the rolling pin. So this is the rolling pin. Usually ginagamit sa mga baking to masa the flour and the other ingredients. Especially ginagamit to sa pagbe-bake. Next is the wooden spoon. Wooden spoon or the serving spoon. So it's usually ginagamit sa mga panghalo or panandok, like I said, is serving spoon. Next is the salad fork. Wooden salad fork. So ginagamit po ito sa mga salad for mixing. So ito yung ka-partner ng salad bowl. So it's wooden, and most of the utensils and the kitchenware in this house is wooden because mas malinis siya tingnan at the same time is mas healthy. You know, kapag kasi parang plastic siya o low quality of utensils is parang mahahalo yun and then masama siya talaga sa foods. But may mga utensils coming metal but it's stainless. Next is the spatula. So ito yung spatula namin. Meron kaming wooden and then meron din namang plastic. And then meron din kaming stainless. So may tatlo kaming version dito ng spatula ang ginagamit. But iba-iba rin siya ng uses eh. Kasi ito minsan ginagamit namin siya sa kakanin or sa mga dry foods. Unlike this kapag nagpa-fried or anything. And this one naman kapag mga mixing like dairy. Yun. So, ayan yung uring tatlong spatula lang meron kami. Next is the pasty brush. Pasty brush is ginagamit naman tong pasty brush more on sa mga grilled foods like barbecue or anything na mga imina-marinate and then iniihaw. Next is the tongs. So, ito yung tongs namin. Meron kaming wooden version and then stainless version. So, ito yung mga ginagamit talaga usually kapag nagpa-fried ka ng foods, di ba? Para mas mabilis siya mabaliktad, mas mabilis siya mahawakan, and then very useful to especially sa pagluluto talaga. Siya talaga is the best and very useful talaga. Next is the knife. Syempre hindi to mawawalang knife especially sa ating kusina. Dahil ito talaga yung ginagamit to cut into the pieces. No, ito talaga yung pang slush natin ng mga foods para talaga makuha natin yung size na gusto natin. Next is the slotted spatula. So this is the slotted, no? More ginagamit talaga rin to sa pagpiprito. And then para lalo siyang ma-press. Yan, ito talaga yung mostly na ginagamit ng spatula. So as you can see, marami kaming uri ng spatula. Pwede naman talaga ilan lang ipakita ko. But syempre, lahat naman talaga ng mga nagawa, no? Mga invention natin for the kitchen tools and equipments is meron naman talaga siyang kanya-kanya talagang specialization and mas appropriate na uri kung paano ka magluluto. Next is the bottle opener. So here, but ito is multi-purposes po dahil bukod sa bottle opener siya, mga pang soft drinks, is meron din po siya sa gitna niya na pang wine. No? Kapag sa mga fork, yung gaganyan na sa i-open, so meron po siya. Ayan. So once again, bottle opener. Next is the peeler. Ayan, peeler is the most common na makikita natin sa kitchen. Dahil ito talaga is pang-peeling like in the carrots, potatoes, and the other na gusto natin tanggalan ng crust. Ayan. Once again, peeler. Next is the ladle. Now, so the ladle is
mostly ginagamit talaga siya sa mga masasabaw, no, sa mga soup, sa mga noodles na meron talaga mga sabaw. But this version na meron kami na ladle is yung other part niya is merong salaan. So ayan, kapag kukuha ka din ayaw mo nang may sabaw, pwede mong i-bend lang siya and then masiseparate na yung solid sa liquid. So once again, ladle. Ayan. So ayan, very unique siya. Sa Lazada siya nabili. Okay. Next is the cream ice cream spoon. Ayan, di pa siya nabubuksan. So ice cream spoon, para mas applicable and then mas appropriate kapag kukuha ka ng ice cream, ito yung gagamitin mo. Ayan. Mas malawak and then mas malalim ang kanyang pinaka sandok. Ayan. Then medyo mataba yung mismong hawakan niya para talaga mas manageable. Next is the mixing bowl. Ito ang pinaka may malik kaming uri ng mixing bowl. So very perfect siya kasi stainless. Mas madali ma-mix yung mga ingredients or any sauce na gusto mong ipaghalo. Once again, mixing bowl. Ayan. Next is the grater. Grater, ginagamit siya like sa cheese, yan. Or anything na gusto mo naka-grated na ingredients. Like kapag sa mga garlic na ihahalo mo sa Shanghai. So siya yung pinaka-perfect talaga para mag-grater yung ingredients. Next is the manual juicer. Ayan, manual juicer siya for the lemon, oranges, para ma-separate yung pinaka-juice. And then ito is multi-purposes kasi meron din siyang blade na for gratering. Ayan, para pag gusto mo yung pinaka-crust ng lemon, kunin mo, itap mo sa mga foods or anything na nilalagyan ng crust ng lemon, like sa mga lasagna or anything, is perfect siya. And then meron na rin siyang measuring cup. Ayan. So as you can see, may mga sizes siya. From 50 ml to 400. Ayan. So once again, manual juicer. And then next is kung meron tayong measuring cup, of course, meron din po tayong measuring spoon. So ayan, kumpleto po ako ng sizes. Meron ako to 1.5, 2.5 ml hanggang sa pinakamalaking version niya. Why? Because ito talaga, no, is naging very useful siya sa akin nung nagtayo ako ng mini business ko for the dessert. Gumagawa ako ng mga donuts. And of course, syempre talaga, dapat istansyado mo yung mga ingredients na ilalagay mo para ma-maintain mo yung pinakalasa ng produkto mo. Kaya dapat talaga, no, highly recommended to use this tools like measuring cups, no, para talaga ma-maintain mo and then masakto yung mga ingredients na mailagay mo. Kasi kapag nagko-costing tayo ng mga products, dapat talaga is tansyado mo lahat, bawat produkto, hindi ka dapat nang huhula. Kasi risk yun, baka mamaya mag-iba yung lasa or malugi ka. So always, yan, use measuring cups and spoons para mas tama ang iyong magawang produkto ng magagawin mong pagkain. Next is the mixing. So ayan, meron po kaming mixer. Ayan, so electric mixer. And then, maganda to, no, very, ano na siya, advanced na siya, cause meron siyang apat na uri ng blade na pwede mong gamitin. So for baking, for blending, and for mixing, and then for whisk. Ayan, ayan, whisk. Ayan, so mixer, yan, perfect siya. So, ilalagay mo lang dito yung blade na gusto mong gamitin and then ipifit mo and then pwede ka na maghalo. So, may mga iba-iba pong purpose yung mga blade na itong apat. For mixer, for blending, and for whisk. And for natural ano lang, mix lang. Ayan. Once again, the mixer. And then, meron din po tayo ritong blender. No, ito pong blender natin is very, ano to, highly recommended. Kasi hindi lang siya natural blender. Meron din po talaga siyang extractor blade. Ayan. May dalawang uri siya ng blade. May pang-extract and then may pang-blending. It's perfect sa mga taong healthy lifestyle. Kasi pwede ka dito mag-blend ng mga fruits or anything na gusto mong i-extract. No? Pwede. Ito po. Ayan. So, meron din siya dito mga iba-ibang uri ng mga baso. Ayan. Na pwede mong gamitin pag ikaw ay nagawa ng juices or any smoothies. So once again, blender. Ayan.
So ayan, meron siyang dalawang uri ng blade na pwede mong gamitin for extracting and mixing and blending. Ayan, multi-purposes din po. Ayan. Next is the pot, no? Pot. Itong pot po talaga is commonly used sa mga soups or any masasabaw na pagkain. Like here in the Philippines, is ano tayo eh, fan tayo na may mga sabaw na pagkain like nilaga, sinigang. So ito yung appropriate, no? Na nagamitin mong kagamitan sa kusina kasi pwede dito lagyan ng water, no? And then pwede ka gumawa ng soup. So once again, pot. Ayan, pot. Next is the colander. Ayan. So colander, ito po, or pangsala, no? To segregate the liquid to solid. Colander. So ayan, perfect din to gamitin, lalo na tayo mga Pilipino, mahilig sa pancit canton para ma-separate yung pinaka-solid sa liquid. So next is the frying pan or the pan. Ayan, kawali. So ito talaga is commonly na makikita mo, na common na makikita mo sa kusina ng mga Pilipino o sa lahat. Kasi ito talaga is perfect eh. Pwede ka talaga dito magluto ng kahit ano. But kung may sabaw ang gusto mo, pot ka. Pero if ever na mga yung mga madali ang pagkain lang, ito talaga yung pinaka highly recommended. And then pinaka hindi dapat mawala sa loob ng bahay. Once again, the frying pan or the pan. Ayan. So next is the here. I don't know, ipasok pa siya, but isasama na rin natin siya. This is the appliances or the steamer, no? So para gumawa ka dito ng mga puto, kuntsinta, kakanin, and then ito yung minsan na ginagamit na pang alternatibong appliances if wala kang oven, no? But mas matagal yung process dito unlike talaga pag may oven ka, no? Less hassle kapag may oven ka talaga. But if ever naman na ano ka talaga, determinado ka na mag-bake or anything, pwede mo gamitin ang steamer. Yes, totoo po yun. May mga nakagawa na nun sa YouTube. You can check it out sa mga products na hindi na ginagamitan ng microwave ay ng oven, but pwede kang gumamit ng steamer. Mas cheap version. Ayan. Once again, the steamer perfect for siopaw, siomai, or...